bagong video tutorial. Ito ay palaking tutorial ng kantang At My Worst ng Pink Sweats. So, kantan mo na rin sa chorus para malaman nyo yung bagsakan natin. So, kantan na rin sa chorus. Yung chorus niya ganito. I need somebody who can love me at my worst. I know I'm perfect, but I hope you see my worst. 'Cause only you, nobody you. And for you, girl, I swear I do the worst. Ooh, ganun yun. Whole song chords na to. Apat na chords lang sa hanggang matapos yung kanta. Apat na chords lang ang ikakabisado nyo. So, yung kanyang whole song chords ay C, C, tapos A minor, tapos D minor. Yung D minor dito, guys, yung D minor na gagamitin natin dito ay third string. Para siyang D minor, tanggalin lang natin ito. Pero mamaya sa pre-chorus, gagamitin natin yung full na D minor. Yung D minor kasama na ito sa pre-chorus. Kasi dito sa may bandang chorus, sa verse 1, ganun, hindi naman natin kailangan ito, itong first string. Kaya kahit ito lang munang dalawang string, itong third and second. Tsaka susunod na chord ay G. So, full song chords natin. C, A minor, tapos D minor, tapos G. So, ituro natin yung kanyang, sunod nating tuturo yung kanyang plucking pattern. So, sundan nyo lang yung nasa screen natin kung paano yung picking, yung plucking pattern, para matugtog nyo agad. So, ituturo natin yan step by step. Yung kanyang plucking pattern, ang gagawin nyo sa C, ang gagawin nyo sa C ay 5, tapos nakita nyo yung kapag may close parenthesis na number, sasabay nyong kakalabitin. 5, 3, 2, tapos slap. Ganun. 5, 3, 2, slap. Tapos 5, 5, 3, 2, tapos slap. So, ganito. Sorry. Ganun. So, kapag binuo natin yung C, ganito siya. So, ganon yung normal speed niya. 5, ulitin natin. 5, 3, 2, slap. Tapos, 5, 5, 3, 2, slap. So, yung gagamitin yung pang slap, itong hinalaki nyo. Kahit dito lang sa 6th string. So, sunod sa C, pag natapos yon, A minor. So, punta tayo ng A minor. Gagawin natin sa A minor ay ganun din. Yung ginawa natin sa, yung plucking pattern sa C, ganun din sa A minor. So, 5, 3, 2. Ganun din. 5, 3, 2, slap. 5, 5, 3, 2, slap. Ganun din sa A minor. Pero magbabago sa D minor. So, itong dalawang string lang nang yung pipindutin natin dito. Hindi natin kasi magagamit yung isa dito. So, ganitong, di ba naka D minor kayo, tanggalin nyo lang to. Sa D minor naman, yung kanyang plucking pattern ay 4-3-2 slap, 4-4-3-2 slap. So, gawin natin dito sa 4th string, tapos 3-2.
slap, 4-4-3-2 slap. So kapag binuo natin ganito, sorry, ganon. Tapos sa G magbabago ulit. Pagpunta natin ng G chord, yung kanyang plucking pattern ay 6-6 na. 6-3-2 slap, tapos 6-6-3-2 slap. So 6-3-2 slap, tapos 6-6-3-2 slap. So pag binuo natin ganito, nakuha nyo? So madali lang guys, basta sundan nyo yung step by step process. So buuin natin, tugtugin natin yung buong yung kanyang plucking pattern mula C, A minor, D minor, tapos G. So ganito siya. Inuubo tayo eh. So ganito siya. Ganun. So madali lang guys, basta sundan nyo. So pagkatapos nun, pwede nyo siyang tugtugin. Isabay nyo na siya sa kanta. So kapag hindi nyo kaya yung nag-plucking habang kumakanta, practice nyo muna yung plucking, tapos unti-unti nyong sabay yung kanta. So sa pre-chorus naman guys, mag-iiba siya sa pre-chorus. So ituro natin sa pre-chorus yung kanyang plucking pattern. Pero same chords pa din guys sa pre-chorus. Mag-iiba nga lang ng plucking pattern. Hindi na siya ganun. Hindi na siya, wala na siyang slap. So turo natin sa pre-chorus. Sa pre-chorus guys, gagawin nyo sa C ay 5-4-3-2. 5-4-3-2. Tapos sa A minor, gagawin nyo sa A minor, 5-4-3-2. Same din siya ng C. Sa A minor, 5-4-3-2. So pareho lang sila ng C. Pero sa D minor, mag-iiba. So dito na natin gagamitin yung full na D minor. So ganyan, sama na natin yung first string ng first fret. So sa D minor, 4-3-2-1, 4-3-2-1. Tapos sa G naman, sa G gagawin natin sa G ay 6-4-6-4-3-2, 6-4-3-2. So 6-4-3-2, 6-4-3-2. Ganun lang sa G guys. So ulit-ulitin niyo yun lang yon hanggang ma-master niyo yung kanyang plucking pattern. So doon lang mag-iiba guys sa pre-chorus at saka sa lahat ng parts ay pare-pareho na yung naunang tinuro nating plucking pattern. So ngayon kantahan natin sa chorus para malaman nyo yung bagsakan. Sa chorus, I need somebody who can love me at my worst. I know that perfect, I know that perfect, I hope you see my world. When it's only you, nobody you. And for you, girl, I swear I'll do the worst. So, ganun yung bagsakan niya, guys, kapag sinabay niyo sa kanta. Sa pre-chorus naman, kanta natin sa pre-chorus yung pangalawang plucking pattern na tinuro natin. Don't you worry, I'll be there
I'll be there wherever you want me. Ganun guys. Basta isabay nyo lang. Ulitin natin sa pre-chorus. Oh, don't you worry. I'll be there wherever you want me. Tapos, I need somebody. Chorus na yun guys. Pagkatapos ng pre-chorus. So yung kanyang verse 1, ganun din ang chords. Yung plucking pattern ng verse 1, yung tinuro nating unang plucking pattern. Yung pre-chorus lang ang mag-iiba guys. So, naintindihan nyo yun? Alam ko naman naintindihan nyo yun. Tapos, ituturo naman natin yung kanyang intro solo. Yung kanyang intro solo, yung plucking pattern ng kanyang intro solo. So, i-atras natin yung gitara natin. Kasi mahaba-haba. Yung kanyang intro solo, yung sasabihin kong fret, yun yung number ng fret. Yung sabihin kong number, yun yung number ng fret. So, sundan nyo lang yung number ng fret. Sa first string tayo, first string yung gagamitin natin. Tapos, yung sasabihin kong number, yun yung pipindutin yung fret. So, yung makikita nyo sa screen guys, yung unang line, yung tuturo muna natin. Yung unang line. Yung unang line yung ituturo natin guys. So yung unang line ay 8, 10, 8. Nasundan nyo yun guys. 8, 10, 8. Tapos 8, 7, 8. 8, 7, 8. 7, 5. Ulitin natin. 8, 10, 8. 8, 7, 8, 7, 5. Yun yung kanyang first line guys. So kapag binuo natin yung first line, ganito yun. So nasundan nyo yun guys. So pupunta naman tayo sa second line ng kanyang plucking pattern. So sa second line, diba yung first line ganito? Tapos yung susunod, 7, 8, 10. Yung second line, 7, 8, 10. 7, 8, 10. Tapos, 10, 13, 12, 10, 12. 7, 8, 10. 7, 8, 10, 10, 13, 12, 10, 12. Yun na yung sinasabi kong second string ng 12 fret guys. Sa pinakauli. 7, 8, 10, 10, 13, 10, 12. 7, 8, 10. 10, 13, 10, 12. So nasundan nyo guys. So kapag bubuoy natin yung second line ganito. Seven, eight, ten, ten, 13, 12, 10, 12. So kapag yung normal speed niya ganito. So overall, paggagawin natin lahat mula magmula sa first line tinuro natin hanggang second line, ganito siya. So nakuha nyo guys. Madali lang guys. Basta sundan nyo lang yung plucking pattern. So kapag nasundan nyo lahat, kapag na-master nyo na, pwede nyo na siyang tugtugin. So, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakita din yung notification bell para maging updated ka sa mga
susunod na videos natin. So, bye!